Heyo guys, try natin reviewin yung motor natin na si Moto 450 SRS. So try natin guys, kasi hindi naman tayo masyadong nagre-review ng mga motorcycle. So ano bang difference ng motor na to kaysa ng una na 450 SR? So kanyang top features guys is yung traction control system or yung kanyang TCS. So meron siyang bago yung kanyang, syempre ito unang mapapansin nyo guys is yung single swing arm niya, ano? Nakikita nyo, isa na lang yung naghahawak dito guys. So para siyang like Ducati style, and ang kanyang multimedia controls. So meron ding pinagkaiba ang kanyang redesign na winglet. Yung previous kasi na 450 SR is yung dito niya guys, wala siyang butas. So dito sa ano natin SRS meron na. So redesign na winglet, and then yung kanyang phone connection. So I think ito dito niya, ito phone connection. At the same time, ang kanyang charging port and onboard navigation. Rear tire 150/60/17, and ang front tire is 110/60/17. So ang kanyang seat height guys is 795 mm. So actually tayo is normal na height lang ng Pinoy, 5'5 lang height natin. So syempre medyo hindi tayo kataasan, and tiptoe tayo dito guys, so medyo nakatingkayad. And yung kanyang ground clearance is 140 mm, and this motor is having 449.5 cc or kanyang displacement, having the power of 49.6 hp and the torque of 39.3 Nm. So ang kanyang pinaka features din dito guys, aside sa double overhead cam or yung kanyang pagkaroon ng double cylinder, so ang pinaka features dito guys is having the 270 degree crank. So ibig sabihin medyo yung tunog nito guys is medyo kakaiba kasi doon sa mga normal na double cylinder. So sabi ng iba guys, para daw itong tunog na ang R7 ng Yamaha. So later on isa sound check natin, and nakapag cut delete na rin pala tayo guys. So pinutol natin yung dito, and then pinalitan natin yung kanyang stock pipe. Ayan, so try din natin i-ano yung kanyang TFT display. So buksan natin later on. And ito guys is naka full LED na rin to, yung kanyang headlight. At the same time, ang kanyang brake caliper sa front is Brembo. Naka Brembo na siya. So sabi ng iba, medyo maganda rin yung performance ng Brembo. Again, this is my 450 SRS color white. And try natin buksan ang kanyang TFT display guys. So yung mga features dito. So pupunta nyo dito sa may kanyang TFT display. Una guys, ayan. So makikita nyo dito, almost same pa rin naman dun sa unang labas ng 450 SR. So meron daw siyang pinagkaiba sa settings niya, subject style. So punta natin subject style, enter. So meron siyang dinagda guys na dynamic. Ayan, dynamic. Kasi yung sa unang labas is meron lang siyang concession and classic. Ayan. But ngayon naglabas sila ng dynamic. So isa sa mga nadagdag lang dito sa features ng TFT display.
Tapos ang kanyang connection, no? So pwede na tayo mag Bluetooth through mobile device. And kung meron kayong mga intercom, so pwede tayo sa helmet 1 and helmet 2. So pwede nyo pagsabay ng connection yun, guys. Ayan, so dito sa optional, option 1, pwede nyo paglaruin kung ano yung gusto makikita dito. And doon sa option 2, kung anong gusto nyo makikita naman dito sa baba ng ano na, option 1, guys. So, o nga pala, ang motor na to is we're expecting na hindi masyadong matipid sa gas. So, nag-average daw to, guys, ng 22 km per liter. But, depende na rin sa inyong riding style. Ayan. So, other features. Ayan. So, meron siyang miles. Ayan. Pwede nyong laruin yung miles. Ayan, guys. And ababa, warning system, services. So dito, guys, malalaman nyo kung kailan kayo magpapaservice. Meron siyang countdown. So actually sa akin, meron pa akong 4037 na natitira bago ako magpaservice. So, dito naman tayo sa may kanyang calls. Baba natin, guys. Yan. So, itong calls, pwede niyo i-connect nyo muna sa Bluetooth device nyo. And, the same time, pag may tumawag kayo sa inyo, hindi na kayo magpipindot dun sa cellphone. So, pwede niyo nang pipindotin dito, guys. Pwede niyo sagutin dito sa motor. So, parang magiging siyang relay. Tama ba? Tama ba yung word na relay or connectors? Para hindi na kayo dudukot-dukot sa cellphone nyo while on driving. Aha! So, other features ba tayo, guys? Ano ba tayo? So, ito, pwede nyo i-scan. Meron din siyang CF Moto app. So, you can download through your mobile phones, App Store or Play Store. And syempre music. Ayan. So kung meron kayong intercom na connect dito sa cellphone nyo, at the same time dito sa TFT panels, so pwede na kayo dito, pwede nyong controlin din dito sa TFT aside dun sa controller sa intercom. Ayan. So ito yung pinaka settings niya, guys. And napansin ko lang dito sa TCS, no? Ano ko lang yung TCS, guys, ah. TCS or yung traction control system. Ito. So, itong traction control system, nung nag-ride ako na medyo basa. So, nararamdaman ko yung pinagkakaiba ng motor ko, no? Yung takbo. So, hindi kanya ipipilit ng, halawa, nakatiga ka ng husto sa, ano mo, sa throttle mo. So, meron ang napapansin na parang may, kung sabaga, meron siyang limit na nililimit yung speed mo. So, if ever na gusto mo talaga ma-perform ng bike, yung gusto mong mangyari, gusto mong maramdaman, so you can disable naman po yun dun sa TCS. Actually, nakalagay sa kanyang manual na if you want to have a good or experience a good performance sa motor mo, pwede mo itong i-turn off. No, pero kung mga trails, like medyo mabato, mabuhangin yung dadaanan mo, or medyo maulan, slippery, so turn on mo tong TCS. Ayan. So aside of this, yung motor to, guys, is may bigat na 796 kilo
yung wet weight. So ibig sabihin pag wet weight kasama na yung kanyang full tank na gasoline, so kasama na sa timbang. So try natin guys, panda rin, sound check natin. And para marinig nyo rin kung ano kanyang anong pinaka sounds. So naka-open tayo guys. Kill switch tayo. Actually may hazard siya, no? Ito hazard. Yan. So ilaw yung dalawa natin. Tsaka likod. Ito yung hazard. So try natin on. Natin. So yan lang guys, I hope na medyo naliwanagan kayo sa mga pinagsasabi ko. And guys, so this is my Zepmoto 450S RS and see you on the road. Ride safe everyone. Ciao. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's